Nitong mga nakaraang araw, kaong-kaong pangulin na ang nasabat sa ilang barko sa Palawan. Sa pagsisiyasat ng GMA News, natuklasan namin na kahit may ikpit na pinagbabawal, matagal na palang nagaganap ang panguhuli at pagbebenta sa tinatawag na endangered species na yan o yung lahi na malapit ng maubos. Narito ang pagtutok ni Isay Reyes. Ito ang kahon-kahong mga patay na pangulin at mga kaliskis at karne ng pangulin na nakumpiska ng Palawan Council for Sustainable Development o PCSD noong nakaraang taon. Ipupuslit daw sana ang mga ito palabas ng bansa. Kung pagbabasehan ang mga na-recover, masasabi raw na talamak ang illegal wildlife trade. Kaya marami ang nahihikayat dahil sa malaking kita sa pagbebenta. Kabilang sa kanila si Rodel, di niya tunay na pangalan. Noong 2011, nilapitan daw siya ng isang lalaki sa pier at nagpapahanap ng nagbebenta ng mga kaliskis ng pangulin. 7,000 raw bawat kilo ang bentahan kaya kinagat niya. Yung tagadala, mayroon silang koneksyon. Kaya hindi sila mahuli. Kaya ang sabi sa akin, huwag ka na lang maingay basta sabi niya, timbangin natin, bayaran ka. Ang isang kilong na ibenta niya, katumbas daw ng 4 na pangulin. Sabi niya, hindi man lang daw nahalatang ilegal. Matapos ang transaksyon, umiwas na raw si Rodel. Sa tuko at saka sa ano ito, bayawak. Yun talaga na sunod-sunod na yung mga nahuhuli. Sabi ko na kung delikado na ito. Ayaw ko na mag-ano niyan kasi sabi ko naranasan ko na yun sa Balintong. Sabihan ako ng mga kasama ko, delikado yan, illegal yan, tigilan mo yan. Baka yan, ikamatay mo o ikakulong mo. Ay, hindi na ako nagulit. Ayon sa PCSD 2008, nang bigla raw naging maingay ang bentahan ng mga pangulin dito sa Palawan. Pero kung noon mas madaling mahuli ang mga taong sangkot sa wildlife trade dahil sa pier at airport idinadaan ang mga hayop, ngayon mas madulas na raw ang kanilang kilos. Bagay na sinang-ayunan ni Rodel. Parang it's becoming a lucrative industry na rin, no? Misdeclared siya eh. Hindi lang namin nasundan kasi yung nagpadala, isa pa yun, no? Yung nagpadala, ibang pangalan pala. Nowhere else to be found. Nadiskubre ng grupo na maraming Pilipino ang nagiging middleman. Ngayon, ang ginagawa, doon na sila sa gitna ng dagat. No, nagbabantay na lang doon, ang naghahati doon, galing na dito sa locals. May, yun yung for the turtles, yun yung takbo. And we were, you know, parang iniisip namin ngayon na baka ito din yung ganong sistema, yung dito ngayon sa pangulin. Nakakatanggap daw sila ng tip na isang bodega raw dito sa Puerto Princesa ang isa sa mga pugad ng ganitong transaksyon. Ito raw ang nagiging imbaka ng mga hayo. Malaki raw ang demand ng ilang endangered species tulad ng balintong sa ibang bansa. Kahit na illegal, mali at delikado, pinapasok pa rin ang ilang Pilipino dahil daw sa laki at bilis ng pasok ng pera. Mula rito sa Puerto Princesa, Palawan, Isay Reyes, nakatutok, 24 oras.